Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumabas ng kasalanan sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong mga ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa amin ng gawang sambahin ang alam mo. Sabagat sa mga pinanatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaan, masadlang sa likali. Inululog namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hilimutin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod niya si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinaman niya ang kanyang asawang si Sara at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Noon naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng hain. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpin sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang pinamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilala. Para ang Diyos na
ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay pinakalinga. Hindi ba kaya ang sila ay mamatay kahit magtagutong sila'y binubuhay? Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Siya lang naman ang Diyos na
Hindi na magagawa ng mga bagay na ito si Abraham nang hindi sumayon sa kanyang kalooban. Pero makita natin yung bigat na kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham. Pagpapala at pagsusumpa. Sa bagay, di ba, makita po natin na ganito pa rin yung paanyay na ibinibigay ni Jesus. Lalong-lalo sa kanyang mga alagad. Kaya lamang, yung pangalawang bahagi ay inaalis na. Inaalis na. Siyo sa lumang tipan. Makita natin na sa lumang tipan niya, wala pa yung pagdating ni Jesus. Sabi nga natin niya, wala pang kaligtasan. And yung pamantayan ng tao sa lumang tipan ay sa mga hindi sumusunod ay magsusumpa. Para sabi nga natin ay madala. Pero sa bagong tipan, iba na. Bagamat yung biyaya ng pagkapala ay ganun pa rin. Na sabi nga ay kahit na nga yung magbigay ng isang baso tubig sa isa sa mga alagad ko ay pagkamalain ng Diyos. So, nagbigay lang yun ng isang baso tubig. Na wala akong question doon sa pagkapala na ipinagkaloob ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang mga alagad. Sa mga nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan at ang tumatanggap nito. Kaya naman yung pangalawa, hindi na ganon. Hindi na yung pinagbabasa. Kaya nga nung sabi ni Jesus ay bagaman ibang aspeto ang pinag-uusapan natin, pero ipinapakita lang po sa atin sa mga banal ng pagbasa na hindi sumpa sa mga hindi nananalo sa Diyos. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, nakita po natin na ang sino mang maghatol sa inyong kapwa ay yun din yung hatol na tatamuhin niya sa Diyos. Sabi niya ay ang sukat na ginamit mo ay ang sukat, ang panukat na gagamitin din sa iyo ng Diyos. Kaya yung pagpasok ng pagligtas na Jesus, lalong-lalo sa usapin ng awa at pag-ibig, ay lalo tumitingkat. Kaya wala na yung pagsusumpa. Kasi yung wala na rin yung paghahatol. Wala na yung pag-iisip na masama, kasi nga, maliwanag na ang kanyang utos, yan utos ang pag-ibig na nagpapahayag nga rin magdulot ng kaligtasan. Sabi nga sa Socrates o sa mga narsis at doktor, may tinatawag na Socrates o, ano yun? Do no harm. Do no harm. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak ng iyong kapwa. Sa pamantayan mo ng bagong tipan ay alin? Pag-ibig sa kapwa. Kaya nga rito ay yung paghahatol na inaalisan ng Diyos kasi kapag inatulan mo ang iyong kapwa, yun din ang gagamitin ng Diyos na paghahatol sa atin. Alam natin kung isa naman ay sabi mo, yung paghahatol natin sa kapwa natin ay hindi sapat.
may labis at may kulang. Well, of course, maliban na lamang po yung may tungkulin na magbigay ng hakol, lalong-lalo sa mga usapin na inaharap, patulad po limbawa na husgato yung sa barangay level, yung nagpapatupad ng peace and order, kinakailangan na mayroong kaakibat na paghahato doon. Pero sabi ko ay dapat ay hindi upang magbigay na hirap at sakit. Not to inflict harm. Well, siguro po, mayroon iba na kinakailangan for justice. To render the requirements of justice. Kuminsan, may bahagi din na medyo may masasaktan. Kasi bakit? Magbabayad ka eh. Pero yun ay to render the requirements of justice. Hindi harm yung gusto mo doon. Ang gusto mo ay maibigay yung katarungan sa dalawang partido. Kaya yan mo naman ang nakita natin sapagat kapag tayo ay galit doon sa kabila, no? Ay most probably, ano yung gusto natin ay to inflict harm in whatever forms. Gusto mo makasakit. Gusto mo makabawi. Gusto mo makadating. Hindi. Gusto ko lamang ay ma-repair yung damage na binigay mo. Yun ang dapat na makita natin. Hindi yung makagandig. Hindi yung makasakit. Kaya bahagi ng pagtugono natin sa panawagan na ipinapamanin ko sa atin ngayon ang buong mikapal. Na sa kanyaya na ipinahayag ko sa atin sa Ebanghelyo, na malaking bahagi ang ginagampanan nito ng pag-ibig at awa ng Diyos. Na makita po natin at saan? Ano yung pamamaraan na ipinahayag ng buong mikapalan? Ay kinakailang makita po na natin yung ating sarili. Bago yung iba. Kasi kuminsan ang nakikita lang natin ng ibang tao. Kaya kuminsan, we become too harsh. Nagiging mabigat ang dating natin sa kanila. O ang pagkakilala natin sa kanila. Kasi bakit? Kasi sa kanila tayo nakatutukan. Ano sabi ni Jesus? Alisin mo muna yung kahatilang kuming sa iyong mata. Kasi kaya nga dito papasok yung sinabi ni Jesus. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano maibig ang kapwa gaya ng iyong sarili? Hindi mo alam kung paano mo ayusin ang sarili mo. Kaya kinakailang ayusin mo muna ang sarili mo. Kasi yun yung pamamaraan ng gagamitin mo sa pagkasaayos ng iyong kapwa. Yun yung kung tawagin natin ay yung reading glass sa pagbawasan. Yun yung lente mo. Kung paano ka makipag-ugnayan sa kapwa mo on how you deal with yourself. Kasi yun ang maliwanag, no? Na yung pinamanin ko sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa sarili.
So, kaya hindi ho pwedeng malayo. Kaya po, makita po namin kabisan, ang people who are too harsh for themselves are also too harsh for others. Bakit ganun ka kumisan makita na pag ganun yung pagkatingin mo sa ibang tao? Kasi ganun din yung tingin nila sa kanilang sarili. Ganun din yung tingin nila sa kanilang sarili. Kaya kumisan ganun sila sa iba, kasi bakit? Ganun sila sa kanilang sarili. You could not escape that reality. Kaya, kinakailangan ayusin natin yung ating pagtingin sa aming sarili. Sang-ayon sa pamantayan ng buong kapal. Kaya nga, doon nagsisimula yun eh. Hindi mo pwede sabihin na, mahal kita, pero kinamumuhian ko ang aking sarili. Hindi. Darating din yung pagkakataon na may papakita mo na ang pinamumuhian ka rin. Sarili niya nga, pinamumuhian niya eh. Ikaw pa. Na maaaring walang karelasyon sa kanya. If there is any relation between you, ay there is no other way. Ganun din niyang ituturin niya sa'yo. Kaya idulog po natin sa harapan ng pumika pa. Idulog po natin sa harapan ng pumika. Sabagat, kung makita po natin yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na tumutukod, it is only through the way we see our well-being na makikita natin yung well-being din ng ating kapwa. Kaya, do not be harsh to yourself. Huwag niyong pahirapan ang inyong sarili. Kasi kapag pinapahirapan ninyo ang inyong sarili, ba, unknowingly, yung iba rin papahirapan mo. Kasi it's the way you treat yourself. How could you treat others otherwise? Aside from the one you treating yourself. Kaya hindi mo dapat pinapahirapan ang sarili mo. Kasi yun yung pamantayan ng pagmamahal na ibibigay mo sa iba. Kaya anong pinakailangan? Mahalin mo ang sarili mo. Eh, pati masama magmahalin ang sarili. Mali. Ano yung masama? Ang makasarili. Ang sarili lang ang mahalin mo. Yun ang mali. Pero kung tunay na nais mong mahalin ang kapwa mo, you start with yourself. But do not end with yourself. Kinakailangan ilabas sa iba. Pero kinakailangan magsimula sa iyong sarili. At ito po yung idalangin natin sa harapan ng puong may kapalan. Idalangin natin sa harapan ng puong may kapalan. Sabagat, may mga pagkakataon na may mga tao na wala na ng pagmamahal sa kanilang sarili. Bahagi yung nakunsaan ay sooner or later will become destructive, not only for themselves, but for others. Maling pagmamahal yun. Na nagmamahal ka sa iba, pagkatapos, pinababayaan mo sarili mo. Maaaring dumating yung pagkakataon na handa mo ni-alay ang iyong sarili para sa kapwa mo. Pero, bahagi yung nakunsahan ay sabi nga ay, paano ka makapaglilingkod ng maayos sa iba? Eh, may sakit ka. Hindi ka makapaglingkod ng maayos sa pamilya mo kasi bakit? Pinabayaan mo ang sarili mo lang magkasakit eh.
Kaya mali yung sabihin mo na, oh, kaya ako nagkasakit kasi gawa ng pagmamahal ko sa kapamilya ko. Hindi. Nagpabaya ka sa sarili mo. Hindi gawa ng pagmamahal mo sa sarili mo. Mali. Huwag mong gawin dahilan doon. Kasi yun yung pamakayan na ipinakayag ni Jesus. Kinakailangan, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At kung paano natin tinrato ang ibang tao, yun din ang pagkatrato sa atin ng Diyos. Babalik pa rin sa ating sarili. Babalik pa rin sa ating sarili. Ito po yung itulog natin sa harapan ng puong may kapapa. Sabagat may mga pagkakataon na makita po natin na alin, ah, tumisa naman sa'yo, no? Ito yung kinakapitalize ng ibang tao. Ah, hindi mo ko mahal. Kasi bang hindi mo ko pinagbibigyan? No? Aba, ay, hindi may pwede na ikaw ay minamahal pagkatapos pinababayaan niya ang iyong sarili. Mali. At sana huwag natin hayaan ang ganitong uri ng mentalidad. Kasi hindi ito yung mentalidad na ipinahayag sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang
nagpapuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at iwan. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikas na ikaw na magkaroon ng gabi at araw kayong ginagpaginig at tabulan. Ikaw ang noon humubog sa tao bilang iyong kawamis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa lingding. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinaglilingkuran sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ngayon din naman na matapos sa kapuna, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag mapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Amang, ginagawa namin ngayon ang paglalo sa pagkamatay muling pagkabuhay ng anaket. Inihalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasaan mo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong dibdib. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muli mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo itapatid kami lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin na lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tayo ay huwag umatol sa ating kapwa. Thank you.
inaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapala ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Magsiluwad po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumula ng tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating pong itutugon, Panginoon, inilungin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan ng kapwa na nakikipagtunggali sa galit at puot ng kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ipinagapos ng hangarin maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na ininiligaw ng ilusyong, dapat pumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihigan.